Hello, good afternoon. My name is Teresa Yabyabin from MaxiCare. So with regards naman sa individual plan, kwento ko siya sa inyo. In case you're interested, ang individual po or my MaxiCare is depende sa edad ng tao. So yung price niya or yung rates niya is nagdedepende kung anong current age mo. If you want to know about the rate or how much, just send me a message. I'll send it to you through Messenger or pwede rin sa email. May nagtatanong din, sabi nila, ma'am, yung family po, ibig sabihin ng family is discounted siya from the individual price or rate. For example, mag-asawa, isang age 35, isang age 40. So, per person, per individual, magbabayad siya. Yun nga lang, discounted siya compared sa isa lang ang kukuha. Ano-anong benefits nun? Have you experienced or have you heard before na yung company is nagbigay ng health card instead na si individual or ikaw mismo ang magbabayad, si company ang nagbabayad on your behalf? So, meron po yun na inpatient, meaning kapag na-confine, emergency room, outpatient, or magpapa-check up outside sa hospital, sa mga clinics. Meron din po siyang annual check-up. So, parang all-in, mas broad talaga siya. Yun nga lang, of course, mas pricey siya compared sa mga prepaid products ni MaxiCare. Meron din siyang dental. You just have to add minimal fee from the actual rate ng age mo. Magdadagdag ka lang and then you have the dental benefits. Kung ang tanong mo naman is, ano-ano po yung dental benefits? I'll send it to you. May summary din ako noon. So, again, yung card po is my MaxiCare individual. What else? Ah, pwede ka mamili, no? Merong silver, 60,000. Gold, 100,000. Platinum, 150,000. Platinum plus, 200,000. So, meron dito yung ward, yung for silver. Merong semi-private at private. I'll give you the full rate sheet at saka yung brochure once you said na interested ka. Yung 60,000 or 100,000, yung mga maximum benefit limit niya, is per illness, per member. Meaning kung dalawa kayo na mag-asawa, kung 100,000 ang inyong binili, tag 100,000 kayo. And ibig sabihin din po ng per illness, per year. For example, nagkaroon ng dengue. During the dengue na medyo malala at na-confine, nag-bill pag out ng hospital ng sabihin mo na 70,000 pesos. Pero, the same year, na food poison naman siya. Nag-bill again ng 70,000. So, kung titingnan mo, 140,000 na yon. Kahit 100,000 ang iyong binili, pero ito ay per illness, yung isa is dengue case, yung isa is food poison. So, hindi ka pa rin nag-exceed. Possible ka lang mag-exceed kung halimbawa lang, no, within a year, dalawang beses ka nagkaroon ng dengue. Yung una mong confinement, nag-bill ka ng 70,000. And then the next one, nag-bill out ka nung 80,000. So, dahil 30,000 na lang yung budget doon sa dengue case na yon, yung excess or yung 50,000 kasi 80,000 yung naging total bill, babayaran na nung patient, no? Yun lang yung questions. Just in case naman, me personally, I would highly recommend na dapat may PhilHealth yung tao. Kasi malaki pa rin bagay na nakakabawas si PhilHealth sa mga bills ng hospital. Kasi minsan yung doctor's fee, bumabawas din dun si PhilHealth. Mga gamot, mga operations, or kung ano man yung mga treatments na gagawin during hospitalization. Sayang din kasi. Kaya for me, I would highly recommend na dapat may PhilHealth. Yun lang po. If you're interested, just send me a message. Please do like my YouTube channel and my Facebook page. Thank you and God bless.